Nagsimula na ang mga pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore. Mamaya na rin magsasalita si PBBM sa Defense Summit kung saan inaabangan kung paano niya isusulong ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa update, nasa linya mula sa Singapore, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano ang update dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, nakikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay bagong Prime Minister Lawrence Wong. Yan ay para matiyak na magpapatuloy ang magandang relasyon ng Pilipinas at Singapore sa ilalim ng bagong liderato. Matapos yan, haharap naman ang Pangulo kay Singapore President Tharman Shang Mugaratnam. Magkakaroon din ng hosted lunch para kina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos na inihanda ni Prime Minister Wong. Alas 4 ng hapon, si incoming Senior Minister Lee Hsien Loong naman ang makakapulong ng Pangulo ang Prime Minister ng Lithuania. 7:25, opisyal na bubuksan ang pagtitipon at alas 8 ng gabi, mag-deliver ng keynote address ang Pangulo kung saan tatalakay niya ang posisyon ng bansa sa security, defense at diplomatic challenges na kinahaharap ng Pilipinas. Magkakaroon din ng question and answer at open dinner para sa mga delegado. Bukod sa Pangulo, may pulong din si Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanyang counterparts at senior government officials ng iba pang mga bansa. Sa ilalim daw ng direktiba ni Pangulong Marcos, bibigyan din ni Teodoro ang pagsusulong ng interes at posisyon ng Pilipinas sa regional issues, kabilang sa mga kinahaharap ngayon ang usapin sa West Philippine Sea. Ngayon lang, Cheryl, nag-confirm sa atin si PCG Commandant Admiral Ron Hilgaban na makikipagpulong din siya sa mga opisyal ng US at ng Japan para sa pagpapalakas ng ating defense cooperation. Samantala, nandito rin sa Singapore si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Nakipagpulong siya kahapon kay National University of Singapore Center for International Law, Professor Robert Beckman, kabilang daw sa naging discussion ang International Law of the Sea na makatutulong para sa mga future collaborations. Cheryl? Maraming salamat, Julie Baiza.